So good evening mga lods, dito tayo ngayon sa Real Davao City kung saan makakasama natin ang breeder, groomer at saka champion ng mascot Hapmon sa ilang show na nangyari dito na event. Samahan nyo ako mga lodi sa bagong episode ng Binsoy Aqua World. Dito tayo kasama natin yan, si Bro Daniel Ismala. So alam nyo na na siya talaga yung ano, isa sa mga sikat na mascot na breeder, groomer ng Turil. Kumbaga ilang beses na din to nag-champ ng ano, ng Hapmon mga lods. So bali dito yan, so ito lahat yung alaga niya. So bali bro, ilan lahat, estimate mo, ilang piraso lahat ng ano dito na isda? Sa mga tank siguro, mga 250 to 300. 250 to 300, sobrang dami. Jars, tas yung mga mineral. Pero hindi pa kasali sa kan. So, hindi pa kasali yung nasa ano ha. So, dyan, mga juvie size mo. Open player lang yan bro, okay lang. Open player, so, yan mga lods ha. So, mascot, open player, okay lang daw. So, dito yan, kita niyo yan. So, bali dito bro, ano to dito? Yung mga gruma balls. Gruma balls, yan. Ilang months ito? Ito lahat, 2 months pa sila. 2 months old yan mga lods. So actually makikita nyo dito yan, halos mascot yan mga lods. So kita nyo yan. So groomable, 2 months old, sobrang laki na. So isipin nyo pag dun sa Kinapawan City, ang 2 months, sobrang liit pa. Pero dito ang 2 months yan, sobrang laki na. So bali live foods talaga to bro. Dapya kitikiti. Dapya kitikiti. So bali yung water change mo dito bro? Every other day, siphon lang. Every other day, siphon yan. So actually, wag na natin ano, punta lang. Kasi lahat yan, mascot yan, mga lods. So bali, nagbibenta rin to si bro. Bro, so bali, kung gusto nyo ano, gusto nyo umorder, so PM nyo lang dito sa Facebook page na sa screen natin. So, ano na lang, pag-usapan nyo na lang sa, ano, sa PM lang. So, wag na natin bangitin yung presyo para wala namang maingit na iba. So yan, kita nyo yan, lahat, mascot yan, mga lods. So, meron siyang juvie size, meron siyang junior size, meron ding breeder. Ngayon, wala pa. Wala pa, so mga mats lang, ano. Pero 2 months old pa halos na. 2 months old, madali lang maubos yung mga ista niya mga lods, kaya 2 months old na lang yung natira. So marami doon mga lods, marami doon, pero dito na lang tayo mag-focus sa ano. So bali gine-groom mo to bro. Lahat. So bali yung grooming mo nito bro, bali lahatan grooming. So walang pilian, kumbaga di ka... Lagay sa aquarium jars, saka sa mineral. Yung mga wala na, dito lang iwan sa bote. So bali yung ano bro, yung tank na preferable mo for Hapmon. Ito, 5x9x9. 5x9x9. So pangit ba pag ano 4x6x8 yung 4x6x8. So ano, okay lang mag-groom ng ganyan bro. So mga mineral bottle, ano yung mga ano mo advice mo na pwede pang groom? Bro, ilang liters ang pwede? 5 to 6. 5 to 6 liters pwede, basta maliit pa lang yung ano. Pero pag malaki na, junior to ano na? Lipat na sa aquarium. Regular, lipat na sa aquarium. So ano yung standard bro? 5x9x9. Tapos yung ano, bali ang talisay mo na gamit bro, hard or ano lang? Usually hard talaga. Usually hard talisa yung nilalagay. Outdoor kasi. Outdoor. Oh. So kailangan talaga hard yung talisay na gamit para at least yung reason noon para lumabas yung ano kulay. Iwas din sa clamp. So yung, gumagamit ka ba ng ano yung mga extract na powder? Kitapang. So yan promote natin ang Kitapang mga lods. So 300 pesos yata yan yung maliit na sachet. So lahat yan mascot yan. So di mo ba naisipan mag-alaga ng mga ano bro, mga ibang klaseng strain ng ano betas? Meron. Pero mascot talaga halos. Paano mo na ano? Paano mo na simulan na mag-alaga ng mascot? So sa lahat ng ano mo, bakit mascot yung naisipan mo na alagaan? Pangdiinan kasi show. Pangdiinan sa mga show. Mascot, DT and Hapmon yan. So tatanungin natin siya mamaya yung ano niya, tips and technique breeding and grooming ng ano. So mahirap talaga to mga lods, lalo na kung wala kang live sa maaanap. Bro, ano yung pagpapakain mo bro ng ano, ng isda mo? Bali twice a day or once a day lang? Once a day. So, pero maramihan ah. Preferable na pagkain mo bro ng ano, ng yung Hapmon. Kitikiti. So di ka ba nakapag-try ng tubig? Tubig pero mas maganda kasi talaga sa grooming kitikiti. Mas maganda daw. Pero kung walang kitikiti, okay na dap niya or chubby. As long as live lang ipakain. So yun mga lods ha. As long as live lang ipakain, okay lang. So bali, punta natin yung mga napanalunan niya. So, maalala mo ba bro kung ano yung first na napanalunan mo ng show? Kung baga na... Ito. 2014. 2014. Second show ata. Second show ng BEP. Yan.
na nasalihan ko. So ano siya? Best of shoes, so mascot dito, bro. Hindi. Ano marble to? Na HMPK. Marble HMPK. So bali, start na paghabi mo ng isda. Ano yung pinakauna na ano mo? Na HMPK at saka crown tail. HMPK at saka crown tail. So BTHM at saka half moon. So isipin nyo, napakahirap tong crown tail. Sino ba nag-ano siya? Inganyo siya na mag-focus dun sa mascot, half moon at saka DT. Yung ka-team namin dati sa Nine Tails, sila. Kasi sumasali kasi talaga sa show. Tapos yun, kumukuha sila ng mga upgrades. Tapos mascot usually kasi nakikita ko nananalo. Kaya yun. So yan. So yung iba kasi nagtataka yung mascot na pagbi-breed nila, marami yung kulay is ano talaga, di siya talaga pattern. Yung iba ano talaga kalat. So ano yung explanation mo nun, bro? Sa depende din sa line. Pag maganda yung line, kahit bata pa, kahit ganito 2 months, maganda na yung pattern. Pero yung iba kapag pag tumanda na, mag-intense na sila. So bali, sa breeding mo nito, bro, usually ilan yung mga ano, kumbaga matawag mo na kal sa breeding mo ng ano? Hindi kasi yan, pag di naman sure na marami talaga yung mga mapapaano, majaring. Kasi pag pangit yung panahon, namamatay, ganyan, depende na talaga. So depende niya, mga lalo. Mamaya tatanungin niya sa breeding, ilang beses siya na failure, ilang beses siya nag-success, kasi baka yung iba dyan, na failure sa ayaw mag-breed ulit. Pero ano lang talaga, mamaya maririnig natin yan. So bali yan, yung bintahan niya, i-PM niyo lang siya dito sa Facebook page ulit, yan. So makikita niyo yan dyan, yung Facebook page ni bro. So makikita natin yan, si Daniel Ismala. So marami yan, so marami pa yan. Yan lahat yan is napanalunan. Meron ka ba mga latest na napanalunan, bro? Nandoon sa bilang. Ayun, tignan natin to. Ito yung mga latest niya, mga lud. So ito yung sa tagong mo to, bro. Top? Ito sa ano? Tagum. Yan. Ay, sa Cotabato ata. Cotabato, yan. Sa Iloilo. Iloilo. Ito sa Cotabato. Ay, yung bago lang. So, lahat yan. Kita nyo yan. So, sa ngayon kasi, sobrang ganda na ng ano, ng mga trophy. Di gaya ng dati. Pero okay lang, di ba? Actually, pag nagano talaga, isa talaga sa reason kaya sumasali ng show is trophy talaga yun. Yung pera, bali, ano na lang yun. Oh, bonus na lang yun. Isa din, pag nanalo ka talaga ng ano, napapansin ko, pag nanalo ka talaga ng trophy, kumbaga nag-best of show ka or cut-champ ka, yung pangalan mo kasi is ano talaga? Mas ano talaga, mas malaki yung chance na ano talaga, yung linya maganda. Tapos yung ano mo, market mo, pag ano, boom talaga yan. So, bali ngayon, bro, ang itatanong ko naman yung breeding na breeding mo. So, pag nagbe-breed ka ng isda, bro, ano yung ano mo, mga conditioning ng ano mo, nung pair ng betas? Ganito. Pairing muna sila, tapos minsan pa player-player lang konti. Yan, tapos pakain ng live food talaga. So, playering talaga, mga load. So, ilang days mo sila pinapa-player na ano? Kumbaga, nag-meet talaga sila? Depende kasi ito, naka-set na sila pero hindi ko pa sila i-breed. Oh, so yan nakasa. Ito na yung ano niya. Talaga na lumaki yung dyan, no? Kasi mga lalaki nagbababoys talaga. Para mas malaki yung chance na mag-success sila. So yung experience mo pag ano, pag first time na i-breed nung female, bro, ano yung experience mo? Meron bang chance na maliit lang yung nilalabas na itlog niya, bro? Meron. Pero depende kasi may female kasi na aggressive. So merong female na aggressive. So meron ding female na first pa lang na panganak is marami na. So palip, ang breeding mo, bro, ilang beses mo binibreed yung isang pares? O hanggang F1 ka lang ba or ano ba? Binibreed mo sila hanggang F1 ka lang? F1 lang. Pero depende. Kung buhay pa yung male or female, tapos maganda yung out ay yung mga napalabas nila, pwede ko breed ulit. Pero kung medyo hindi, outcross ko sa iba. So yun, mga lods, ha? So pag alam mo talaga yung linya mo maganda pa, pwede mo ding i-breed ulit. So sayang din yun. F2, F3 pwede pa, pero F4 baka pangit na kasi yung kalalabas. Pero depende din, depende yan sa isda kasi sa genes kasi yan. Outcross ako. So yan, mas maganda din outcross, diba, bro? So bali yung breeding tank na gamit mo, bro. Ano yung gamit mo na breeding tank? Nandoon sa pero ano nila, kung ano yung gamit mo? Usually yung 24 na size na aquarium at Para mas makita mo yung ano, mas so, sa aquarium muna, tapos 1 or 2 weeks lipat na sa reptab. Tapos ano, bro? Ilang days mo sinisiparit yung female muna? Female pagkatapos ng breeding. Tanggal na yung female. Tapos yung male, ilang ano mo, ilang days mo tinatanggal? Mga 2 weeks. 2 weeks, so lipat na sa reptab. So yung pagpakain mo dun, bro, sabay na pagtanggal ng male or nandun pa yung male, pinapakain mo na? One week to 2 weeks old, nandun pa yung male.
1 to 2 weeks old, nandun pa yung male. So yung pagpapakain mo ng prey, bro, yung first na feeding mo, yung first feeding mo ng prey, ilang days old sila? 3 days, free swim na yan, pwede na lahat yan. Kahit nandun yung male, basta ano talaga, basta condition lang yung male, di ba bro? Basta condition lang yung male, okay lang iwanan, pero pag hindi condition, wag na. Pero ano ba, na-experience mo ba bro, na tinanggal mo lang yung male? Tapos yung prey lang na iwan? Oo. Nabuhay ba din sila? May experience kasi ako nung first na breed, fry eater siya. Pag breed ko next time, pagka hatch, kinuha ko yung male na. So marami din na nabuhay. Ano yung, mayroon ka bang ginawa pang iba na para nabuhay sila? Binawasan yung tubig o ano ba? Wala na. Kaya na lang, So, kumbaga, basta ganyan talaga yan, basta marami na yung isda. So, di mo na yan. Mamatay yan, okay lang. Kung hindi. Dito lang ulit. Oh, kasi marami din siyang talaga. Marami din siyang experience. So, bali, anong taon ka nag-start ng pagbebeta, bro? 2012, siguro nag-start na ako. Pero 2014 talaga yung na-introduce sa show. 2012 to 2014, yun yung panahon na sabi ni Jury, is ano talaga, yung kina Richard Gomez, bro, yung paalis na. Palis na si Richard. Ay, hindi pa ba? Simula pa sila payat sa BP nun. So kumbaga. First batch kami ng sa BP nun na kayo. So, first batch na ng BP. So, makikita nyo naman. 2014. So, yan mga lodja. So, makinig talaga kayo sa mga advice niya. So, bali bro, yung experience mo ng diba, pag-breeding, ilan usually yung kaya mong ipalabas ng mga prey? 100, 300. Hindi kasi mabilang. Depende. Depende kasi talaga pag masama yung panahon, medyo na tutunaw yun, or pag kulang sa live foods, hindi nakakain lahat, di ba? Tapos nag-aaway na, so hindi ko na-jaring kasi sira-sira na yung finish. Depende kasi talaga yan. So, kagaya ngayon, 2 months old pa lang sila, pero ang daming live foods. So, mabilis yung paglaki nila. So yun mga loads ah. So narinig, depende din yan mga loads. Pero usually yung ano yung mas marami na male or female experience mo bro? Meron din akong na-experience na female lahat. Meron din. Ano explanation mo doon? Ewan ko. Hindi ko na lang binibreed ulit. So yan. So female. So meron din siyang female lahat. So meron din siyang male. Meron din na marami talaga yung male. So, mas maganda kasi marami yung male kasi mas maganda yung marami kang mag-room. Mas maraming pagpilian. So yun mga lods, punta tayo doon sa grooming ng betas ni siyempre ito talaga yung natin pinaka inaabangan natin. Bale, pahabol pala doon sa breeding. Yung conditioning ng water para bro, paano may kino-condition yung water na ginagamitan nila, breeding tank nila? Add talisay. Asin, puting asin. So yung tubig, gaano kataas yung tubig? Kumpi lang, ito lang. Para pag nahulog yung fry, babalik lang sila agad ba? So yan mga lods, kung pag nahulog yung prey, so babalik lang agad sila dun sa taas. So ano talaga? Mahirap din kung mataas. So yan mga lods, so huwag nyo masyadong taasan, baka di na makahinga yung prey. So nalilalim lang yung mga prey. So balipunta natin yung grooming ng betas ni bro Daniel. So ganun pa rin mga kalodi, don't forget to like and share my videos mga kalodi. Sa mga hindi pa na subscribe dyan, parang pwede nyo subscribe yan yung YouTube channel ko para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Dito lang sa Dinsoy Aqua World.